Welcome to another Motor Feature Saturday. And today is another Kawasaki motorcycle. Pero naiiba tayo guys ngayon. Kasi dati, puro mga sports bike at saka modern mga Kawasaki. This time is a classic vintage W800 Special Edition ng Kawasaki. Want you to meet ang nagbabalik na friend ko, si Andrew! Hello! Hello again! Nakikita na siya. Ito, kakaiba naman tong bike kasi big bike segment naman tayo. Tama. Kahit hanggang big bike guys, classic pa rin talaga ang type talaga. Mm-hmm. Yun, no? Yes. So this one, why did you choose this Kawasaki W800 for? Well, for one, as I've said, mahilig ako sa vintage bike. And naalala ko yung before kasi first big bike ko was a BSA. Okay. 1959 BSA Super Rocket 650. So it's a British bike. Okay. So ang Kawasaki kasi nag-start as Meguro. Tapos later on nag-shift sila sa Kawasaki na. And their very first big bike was a W1. Yun yung so tinatawag yun, nila. Oh, yes. Inspired ng W1. Yes. Ngayon, yung W1 is actually a copy of a BSA A10. Okay. So, yun yung type mo, nandun yes, pa rin. Yes, nandun pa rin. Yung hilig mo sa look niya, nandun pa rin. Yung W1 pala, yun yung inspiration ni W800. Yes, tama? W1. Nice. So, ito, can you show us the specs starting from the front? Well, actually, since this 2017 W800, ito yung model nila na last model na non-ABS pa to. Non-ABS. So standard lang, just the disc brake. Disc brake, tapos 19-inch na wheels sa harap. Tapos nakarayos. Para vintage feel pa rin. How about the suspension? Suspension is, I think this is 41mm suspension. Yung taba niya. Then the lights are still halogen pa yan. Halogen pa lahat. Pati yung turn signal is hindi pa siya LED ngayon. Kasi walang mapaglagyan ng RFID. Because they don't want na palagay dito kasi mainit ito. Hindi kasi ito LED, so mainit, baka matunaw. Then all the parts dito including yung bakal. Ito yung mga fender. So wala talaga mapaglagyan. So that's why nagkabit ako nito. So yun yung option ng mga naka W800, dapat lagyan nila ng visor. Ng windscreen, yes. Okay. So with the engine. So engine naman, basically this is a 800cc engine. 47 horsepower and 60 newton meters of torque. Okay. Pero ang maganda dito, very torquey yung engine nito. Yung maximum torque niya na-achieve niya sa 2000 RPM range. Wow. Kaya pwede kang umovertake kahit nasa 4th or 5th gear ka. Talaga? Pwede mong hindi mo kailangan mag-downshift dahil sa sobrang ng torque. Kahit na classic ang look niya, pero nakikisabayan pa rin siya sa speed, ano? Kaya naman, ang maximum speed nito na nagawa ko is nasa 180. Yes. With the handling, okay pa rin siya. Okay naman, nakakatakot lang. Okay lang. Pero ito pala, air-cooled or liquid-cooled? Air-cooled siya, and that is why naglagay ako ng temperature gauge. Kasi, since air-cooled siya, mamomonitor ko kung nag-overheat na siya or hindi. Kasi wala pa siyang indication. Wala. So, magandang lagyan nilang yan. Ito, I bought this sa Thailand. Nice.
So pagka nagwa 120 degrees na siya, medyo tas traffic pa, medyo pinapahinga ko na muna. Usually naman yung mga air-cooled na motorcycles are usually iingatan mo kapag traffic. Kasi kapag moving ka naman, wala okay naman problema. Oh, okay naman. So air-cooled, then that's a nice addition, guys. Yes. Itong ginawa ni Andrew. Tapos then, yung about the engine naman, kaya yun, kaya nagustuhan ko kasi yung exhaust note niya parehas ng BSA ko before. Okay. Kasi ang crank throw niya is 360 degrees. Oh. So ibig sabihin sabay yung piston na umaangat at bumababa. Yung valve train niya is bevel drive. Okay. Hindi siya push rod, hindi siya chain driven. Kundi shaft driven siya. So ito yung shafting, tapos dyan umiikot. Set of gears. Oh, ang galing. Just like nung Ducati nung 1960s and 1970s, ganun bevel din. Drive din. Ganun ang, din. So that's something new na naririnig ko. Oo. Kasi parang hindi ko rin naiintindihan. Pero malamang yung mga nanonood dyan, naiintindihan yan. So maintindihin nyo na lang ha. Kasi parang napangangako. Alam mo naman si Inday, pero na lang ako ting specs. Pero at least you get to learn talaga. You know, you can see from Andrew talaga, he knows his motorcycle. Yeah. Every bit of everything na nakalagay dito, naiintindihan niya. So matuto kayo, ha? Yeah. Ikaw, matuto ka rin. Other than that, just the basic, EFI. Yeah. Tapos, when it comes sa rear naman, again, no frills, ano lang siya, drum brakes, no ABS, and 18-inch na wheels. So, suspension niya, yung ordinary coil na suspension. Again, pati dito, yung fenders niya, bakal pa rin. Kaya medyo mabigat siya. Unlike yung mga ibang modern retro classic ngayon na plastic na plastic yung ganyan na. Maganda yung ganyan. Nare-retain talaga na yung classic look. Yes. Bakal, diba? Then the exhaust. Yung exhaust, actually, stock exhaust to. Okay. Pero minodify ko lang. Mm-hmm. Kasi ang problem nito, sobrang tahimik na to the point na para siyang sewing machine. Yung tunog niya. Literal na parang sewing machine. Wala talagang ano. So, nag-research ako. Ang problem kasi sa W8, ang exhaust niya is one piece. From there, dito. Hanggang dito. Tapos meron pa, pero meron siya sa kabila. One piece din. So, ang problem, well, hindi ka makakabili ng aftermarket na slip-on dyan unless na putulin mo. So, what I did was, minodify mo. Binutas ko yung pinaka-baffles niya. Para lumakas lakas naman. Para malakas-lakas ang tunog. So nag-modify ako ng ano, ng hole saw. Tapos binarehan ako. Papalo. Dalawang chamber ang yun ako. Una ito, yung baffle niya tinanggal ko. Para tapos may isa pang chamber, binutasan ko rin. So para true and true na 'yung ano. Tunog. Magkabila kasi to guys ha, dito at saka dito sa kabilang ang exhaust ng W800. Pero retained pa rin 'yung exhaust na looks niya kasi wala naman akong just binago. To give you additional sound, 'di ba? Yes, kasi big bike tasa ng parang ay, big bike pala niya. 'Yun. Oh, diba? At saka safety rin naman pagka mag-lane filtering ka. Totoo 'yun. Minsan mahirap na maghanap ng busisa. Busina nito. Ayan. Tama. Usually, all the riders, when lane splitting, mga ganyan filtering, usually, rev talaga maganda ipang yun, panginig sa mga totoo motor. Yun, panggulat. Kasi pag sa busina, nabibuisit sila eh. Diba? Anyway, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. At kung meron kayong mga katanungan, huwag kayong mag-atubiling. Mag-comment down below. And also, don't forget to like my FB page. Salamat! Pero they have the new model, diba? Yeah, W8. Bagong lumabas, ang difference is disc brake na yung likod, ABS tapos na ABS na rin. Yun lang ang difference niya. Yun lang ang difference niya. Niretain nila yung look and everything. Niretain nila yung look, pero binagdagan lang ng ano, just to to meet the standard niya na Euro 4. Ah, Euro 4 ba o Euro 5? Basta yun.
makikita natin sa kanila? Ano yung makikita nila dito sa basically, no frills din. It's just, yun nga, electric starter, button, tapos yung kill switch, then the lights, headlight, turn signals, then tachometer and speedometer. Yan yung classic look pa rin niya. Ayan. Then, ang ano lang dito, wala masyadong mga electronic gadgets that kasi ang makikita mo dito is strip A, strip B, yung odometer mo, plus clock lang. Ayun lang. Yun lang. At least may clock. May clock siya. Pero kapag late ka na umuwi, alam mo na. Alam na. Na mapapagalita ka na. Yes, oo. Naku, ito na pala ako, di ba? Oo. Patayin ko na yung cellphone. Oo. Ako sa mahuli. So yun, very basic. Kasi nga, we're retaining that ano, vintage and classic look. Pinaka-importanting tanong sa lahat, yan. Ano ang seat height? Ang seat height nito is 790mm. Ah, okay. So, actually okay naman siya sa mga Pinoy riders. Abot-abot naman. Abot naman actually, siya. Guys, abot ko naman din. So, pakita lang natin sa kanan. Yan, can you ride it? So, what's your height? Height ko is 5'7". 5'7". Ayan. Komportable. Sakto lang. Oo, di ba? Then, ayan. What's the weight of this bike? So, around 430 pounds, more or less. Kasi medyo bakal kasi. Bakal ano, kasi. Yung nagpabigat eh. Yes. Pero normally naman, pagka nag-ride ka naman, hindi naman... And also, it's a 800cc. 800cc. Kaya dagdag din yung bigat ng engine. Yan, oo. And the tank? Yung tank nito is 13 to 14 liters. Tapos, meron siyang knee pads, tank pads, for the vintage feel lang. Pero ano to, dinagdag mo o meron na siya? Meron na talaga. At saka ang maganda niyan, ang gusto ko rin dito is hindi siya naka-tape. Talagang ano siya, just like the old mga BSA or Triumph nung araw, na talagang sinusuot siya. So you can remove it, linisin, tapos balik. So with your experience with your W800, ano masasabi mo sa handling niya? Okay. Well, yung handling niya is retro din. If you're not into vintage bikes or ano, medyo maninibago ka. Kasi non-ABS, tapos hindi pa naka-disc brake sa likod. Basically, this is just a British bike na of before na nilagyan mo lang ng modern ano, modern amenities like EFI, tapos disc brake sa harap, but all the rest very vintage feel. Vintage. Kung ano yung handling ng mga Triumph or BSA before, ito pa rin ang handling ganun pa rin niyan. Ganun na ganun. Kaya I don't know. Sila mag-expect ng para So, pagka hindi ka ganun, medyo baka hindi nila magustuhan. Hindi nila magugustuhan. Pero yung ito yung sinasabi mong ride na feel na ganun, yung manginig ba yung ba yun? Hindi naman. Hindi like naman. Yung mga cornering, syempre this is not a sports oriented bike. Yes. So hindi ganun ka aggressive ang ano nito. This is just a classic bike lang talaga. So with this bike, I heard marami ka ng marami kang memories with this bike. Mm. So saan pala pinagpupunta? So marami na itong napuntahan itong W800 niya. Ilan na ba ang iyong ano? Ang mileage nito nasa 13,000 kilometers na. 13,000. Kailan mo ito na purchase? Magti 3 years na sa akin. 3 years? Did you buy it brand new? Brand new, so how much was that before? Before, nasa 430,000 siya. Ngayon kasi ata nasa 500 plus na. Yun yung bagong ano. 2020. Isa nga pala nagustuhan ko dito kasi made in Japan ang ito. W800. Even the brand new ones ngayon? Yung brand new ones, I think Japan pa rin yun. Actually, see that guys, 3 years na sa kanya, nasa kanya pa rin. Yes. So nakita mo yung quality nung motor, di ba? Talagang tumagal sa'yo. Yes. Di ba? At saka, hindi naman tatagal ang motor. Lalo na mga tao ngayon, papalit-palit, di ba? Pero sa kanya, tumagal talaga sa kanya. Tignan natin sa kanila yung light check, mag-sound check na rin. Okay, diba? Sige. Ayan. Start natin. So, ito yung sa panel. Ito yung sa instrument panel niya. Ayan, pagka inon, yun.
So makikita, ito lang yung digital dyan. Yan lang. Yung odo mo. Yes. So, so kung start natin. Lakas ah. Andrew, thank you so much. Ah, okay. Ang suke. Parang ang layo eh. No? Oh, marami kong bikes pa sa bahay. No? Pero ito yung talagang love nyo talagang W800. Yeah, But thank you again for letting me feature your bike. Welcome. Thank you guys for watching. Bye!